So ayun, welcome back sa channel ni Barugs Gaming. So meron tayong nakagilap na bagong free to play, play to earn na card game, ang Medieval Hunt. So tignan natin kung paano to and kung paano tayo makaka-earn dito. So dito sa kanyang website sa medievalhunt.online. So i-connect mo lang yung MetaMask wallet mo dito. So under siya ng Binance Smart Chain. So kailangan BSC yung network nito ng MetaMask nyo. And ilalagin lang natin to. So click lang natin itong login with MetaMask. So pipili lang tayo ng wallet dito. So merong MetaMask, Taurus, tsaka yung Wallet Connect. So dito tayo sa MetaMask. So connected na. So isa-sign in nyo lang naman yon. So dito nakakonnect na yung wallet natin. And na-try na natin laruin itong si Medieval Hunt. So meron na tayong M-Hunt dito. So yung in-game token nila dito is M-Hunt. So katumbas nun is BNB. Wala talaga silang token. So ito yung pinaparm dito para may papalit mo sa BNB. So dito mo rin makikita yung kanilang lobby, tavern, mission, world boss, bank, battle, VIP, and yung church. So ito yung free to play. So ito yung kiklik mo mamaya para makapaglaro ka dito ng free. And then meron silang nagaganap na land sales. So 1 BNB equals daw ng isang land. So kapag may land ka dito, meron ka makukuha ang booster. So meron nga daw 10% boosting sa pag-hunt yung hunters mo. So ang gagawin mo nga pala dito is magsasummon ka ng hunters and mag-hire ka ng workers. So passive daw yun ng 30 days. And then yung life ng hunters mo is madodouble. So kung lari 40 yung life ng hunter mo is magiging 80. And then automatically is mag-hunt sila. So hindi mo na sila i-click para mag-hunt. So katumbas nga daw nun is isang BNB. So depende daw sa makukuha mo kung small land, medium, or larger. So dito sa lobby. So kapag free to play lang ang gagawin mo, so kailangan mo dito is meron kang referral. So kapag meron kang refer, makakapaglaro ka dito sa free. So click mo lang yan. And makakapag-hire ka dito ng workers. So meron tayo 5 workers dito. So babalikan natin to kapag natapos silang mag-hunt. So nasa mission na yan. Nasend na natin sila sa mission. So i-click mo lang naman tong pinaka-axe nila dito sa baba para masend mo sila sa mission. So cancel natin yan. So 19 hours. Babalik tayo dito. So 5 yan. So kailangan mo is meron kang referral. So kapag nakapag-refer ka ng isang friend mo naglalaro dito kay Medieval Hunt is magkakaroon ka ng free worker. So yun yung kanyang free to play. So dito ulit sa lobby. So dito naman sa mission. So nakapagbukas na tayo dito ng hunter natin. So dito tayo nagbukas sa church. So meron tayong 3 ganto na soul stone. And nagsummon tayo ng hunter natin. And nakuha natin is itong 3 to. So nakakuha tayo ng uncommon, 2, and then isang common. So pwede na itong mag-hunt ulit. So kapag nag-ready to hunt na yan, so ito ubusin niya lang yung oras niyan. And pwede na natin silang i-hunt ulit dun sa mission. So ito available na daw. So hunt natin. So okay natin yan. So yun, naka-receive tayo ng 0.102 M-Hunt. So ganun lang naman yung ginagawa dito. So pinapapunta lang natin sila sa mission. And makaka-earn na tayo ng M-Hunt. So dito naman sa tavern. So pwede kang mamili dito or magbukas dito ng hunter. So ang presyo niya nga is 0.02 BNB. So magkano ba yon? So 0.02. So nasa 665 pesos isang hunter. So nandito naman yung percentage ng rarity niya. So yung common is 39.5%, uncommon 30%, yung rare 18%, yung epic 8%, legendary 4%, and then yung mythical is 0.5%. So mababa lang sa mythical, no? So kadalasan ito lang naman yung nakukuha dyan, common or uncommon. Then dito naman sa bank, so pwede ka mag-stick dito ng M-Hunt. So kapag may M-Hunt ka na, so pwede ka mag-stick dyan. And then dito sa ticket, so nakukuha lang yung ticket doon sa World Boss. Then nandito rin yung total BNB niya. So nandito rin yung NFTs. So 745 pa lang yung namimint na hunter dito.
And then yung players is 453 pa lang. So bagong-bago lang to si Medieval Hunt. So dito mo rin makikita yung scroll. So wala pa tayong scroll. And then yung M Hunt natin is 0.5 pa lang. And then yung minimum withdraw is 10 M Hunt. So kapag meron ka ng 10, pwede ka na mag-withdraw dyan. So automatic naman mapupunta dun sa MetaMask wallet mo yan. And then dito sa maximum withdraw is 150 M Hunt. So katumbas nga daw ng 1,000 M Hunt mo is 1 BNB. So magkano ba yung isang BNB? So 33,000 yung current price niya. So kung meron ka ng 1,000 na M Hunt, is meron ka ng 33,000. So meron nga lang yan na 5% na fee. And then dito naman sa battle, so pwede ka rin makibattle dito. So card game nga tong si Medieval Hunt, bukod dun sa click to earn niya. So bukod dun sa mission na sinesend natin yung hunter natin and yung worker. So pwede kang magbuo ng deck mo dito. So kailangan mo lang is meron kang 7 na heroes. So kailangan meron kang 7 na hunter dito. So sa atin tatlo lang. So hindi tayo makakapaglaban dito sa battle niya. So dito naman sa VIP. So VIP tayo ng 7 days. So yun yung binigay sa atin. So meron din yan na parang booster. So meron siyang 10% M Hunt in your mission. So kapag ka nag-hunt yung hunter natin, so meron siyang plus 10%. Then yung discount naman kapag ka mag-hire tayo ng panibagong hunter sa tavern is naka-discount. So meron siyang 10% discount. And then makakuha daw tayo ng scroll sa world boss. Then 5% fee. So hindi na 7. So kung normal player ka lang, kung free to play ka lang, so 7% yung fee niya kapag mag-withdraw ka. And then yung minimum withdraw niya is mas mababa. So 5M Hunt lang. So kapag ka normal player ka, is 10M Hunt yan. And available nga daw yun ng 7 days. So 7 days lang tayong VIP dito. So yun lang yung binigay sa atin nung dev team na kausap natin. And then dito sa church, so dito tayo nag-summon nung hunter natin. So meron tayong tatlong ganto kanina. And sinamon natin yung hunter natin. So pwede ka rin mag-refer dito. So yun nga katulad ng sinabi ko kanina. So kapag ka nakakapag-refer ka, dun ka palang makakapag-access doon sa kanilang free-to-play. And magkakaroon ka doon ng free 5 worker. And then meron kang additional 1 worker kapag ka in-insert mo tong referral niya. So makakuha ka pa ng plus 1 worker. So ilalagay mo lang naman to, itatype mo lang dito sa insert referral. So kung lari ito, yung sa atin, so ilalagay mo lang siya dito sa insert referral. And makakakuha ka na ng 5 worker and 1 worker free. So kailangan lang din is meron kayong refer kahit na ilan. And then ito naman yung free to play, so yun nga yun. So balik tayo dito sa lobby. So ganun lang naman siya, so kapag free ka, so i-send mo lang to sa mission, kiklik mo lang tong axe. And then babalikan mo lang siya kapag natapos yung oras dito. And then sa mission naman, kung meron ka ng hunter, is i-send mo lang sila sa mission. So ito yung buhay na sinasabi ko kanina. So pwede mo silang i-send sa hunt and pwede mong heal. So kapag nadadamage sila. Ha? So yun, ganun lang si Medieval Hunt. So kapag free ka, isesend mo lang yung worker mo. And then kung meron ka namang NFT dito, so isesend mo sila sa mission. So yun, sa mga gusto mag-try, so ilalagay ko dyan sa description and sa pin comment yung link niya para madali nyo makita and madali kayong makapag-start maglaro. If mag-invest naman kayo dito or magbubukas kayo ng pang-summon ng hunter, kung bibili kayo ng hunter dun sa tavern, is i-invest nyo lang yung mga perang kaya nyo mawala. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila tatagal or mawawala. So invest at your own risk and do your own research palagi. So pwede rin naman free, no? So kailangan lang is meron kayong referral. So ayun, kita-kits tayo dito kay Medieval Hunt. So good luck sa inyo guys and see you on the next video.